Kumbaga pinagsama-sama sila sa iisang nicho. Welcome to my vlog. This is Master Gala. Oo, ang OA na vlogger sa mga cemetery. Sabi nila OA daw ako, wala akong pakialam. Hindi. Ngayon ka Master, samahan niyo po ako dahil nandito tayo ngayon sa isang cemetery. Dito sa Dasmariñas Municipal Cemetery dito sa Cavite. First time ko din dito at hindi ko masabi kung ano yung kung paano ko uumpisahan, pero gusto kong ikutin to dahil may kinalaman po ang ating vlog sa mga syempre kababalaghan bukod pa doon yung mga libingan. Meron kasi ditong inilibing na mga ano, kumbaga pinagsama-sama sila sa iisang nicho, if I'm not mistaken ha, kasi base lang dito sa mga napagtanungan natin kanina na itong sementeryong to, maraming inilibing daw dito na mga nakagarapon na bata. Oo, alam nyo na yun guys, mga itus. Oo, hindi natin kasi pwedeng sabihin nung masyado sa YouTube kasi baka alam mo na, maano tayo niya, ma-restrict kasi mahigpit si YouTube na dedetect niya yung mga inappropriate words. Inappropriate ba yun or inappropriate? Paki-correct na lang ako master kasi hindi ako matalino. Oo. Pero madiscarte. Ang vlog ko po, kung bago ko lang sa channel ko, puro mga cemetery. Pero aside from that, pag naikot na natin tong Dasmariñas Cavite Cemetery, ay pupuntahan naman natin. Mga kamaster, may kinalaman sa history. Kasi diretso na yun eh, hanggang Cavite. Yung bahay na unang pinagwagaywayan ng bandila ng Pilipinas, walang iba kundi ang bahay ni Aguinaldo, Emilio Aguinaldo, ang kauna-unahan nating presidente o unang-unang naging presidente ng Republika ng Pilipinas. O so kung bago ka lang sa channel natin, more on katatakutan tayo history, meron din tayong mga syempre more on creepy cemetery, pero para sa akin hindi naman dapat talaga kinakatakutan ng cemetery. Pasensya na kayo, medyo mahaba ako mag-open kasi gusto ko yung mga bagong subscribers din maintindihan din nila kung bakit ito yung vlog ko. Kasi gusto kong i-share sa inyo yung reality na nangyayari talaga. Tulad nito, marami ro na pulot na mga nakagarapon dito na mga pitus. Oo, yung mga hindi kayang buhayin, gawa lang ng gawa, hindi naman kayang buhayin ng ano. Yung iba aksidenteng nabuo at nag-aaral pa. Maraming factor eh. Tingnan nyo to guys, may papakita ko sa inyo. Isang baby pa. Ibiblurred ko po ah. Hindi ito pitos ah. Baby pa siya pero isinilang naman siya sa mundo. Tingnan nyo. Pinanganak siya nung 2017 ng October, December naman namatay din siya nung 2017 at the same, balikan ko lang yung motor ba? Naiwan ko pala yung bag ko dun. Pero wala naman dun masyado magnanakaw dito sa ano, sa Dasma. So, pupuntahan din natin dito yung isang libingan na pinagsama-sama yung mga nakuhang nakagarapon na, alam nyo na, hindi ko na sasabihin. Basta ilalagay ko na dyan sa screen. Pinagsama-sama yon at dito inilibing. At siya yung isa ngayon sa pinakasentro dito sa libingan ng Dasma Cavite. At bukod pa dyan, pupuntahan pa natin yung iba pang makasaysayang lugar dito sa Cavite. Kung bago ka lang sa channel natin, i-like mo na ito, mag-subscribe ka na, nandiyan sa iba ba, click mo yung subscribe, pati yung bell button at select mo yung all para updated ka sa mga bago natin video. So let's go! Unang pagpasok mo ng cemetery, makikita mo itong nakalagay Placido. Madalas ako makakita ng pangalang Placido. Tapos, pinanganak siya nung 1907, tama ba? Oo.
Tapos, namatay siya noong 1938. Dito siya 1938 inilibing. Napakatagal na po pala. Hindi pa buhay yung lolo ng lolo ko, tiyan. Ito naman, 1895 siya, pinanganak. Inilibing siya noong 1972. Si Consolacion Campos. Hindi, sorry. Si Felix Manipol. Oo. Tapos yung nakalibing naman dito, 1800s. Guys, wait lang ha. Curious po ako ha. Teka, naka-open naman. Hala. April 28, 1800s. Si Consolacion Campos. Oh, shoutout sa lahat ng Consolacion ng pangalan. Napakatagal na pala ng pangalan nyo. January 19, 1941 siya. Ano yun? Hindi ko mag-gets. Hindi ko alam ha. Pasensya na guys. Kung sino po yung mga taga-Dasma, mag-comment na lang po kayo. Mag-subscribe din kayo mga taga-Dasma. Grabe! Ang tagal na! Tapos, after nito, hindi natin iikutin kasi masyado. Puntahan na natin yung 1,000 andito na pinagsama-sama yung mga nakalibing na mga baby yung nilagay sa garapon. Ito naman, tignan nyo, ang tagal na rin. Ang tagal na nito. Hindi ko na mabasa, sorry guys. Sobrang tagal na. Pero napagtanungan natin yung... Ay, may halita punto dito. Napagtanungan natin yung sementeryo o yung mga ibang nagbabantay dito na marami nga talaga doon nililibing dito na mga bata. Tapos ang sabi din nila may mga namamatanda daw dito minsan yung mga dumadalaw. Kaya tayo tabi-tabi po. At ito ah, gusto ko lang pong ipaalam sa iba lalong-lalo na yung mga bagong subscribers na pasensya na, lagi kong pinuputol yung sinasabi ko kasi gusto ko tutukan nyo, char. Na, kada pinupuntahan ko sementeryo, hindi po ako required na magtulos ng kandila bawat isa. Bilang sinasabi nilang irespeto daw dahil ano, sa akin po, buong puso po ako nung may respeto talaga. Kaya lang, nasa pag-negative na tingin mo yan eh, yan ka, yun, ito ako. So kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo. Parang ganun lang, diba? Pero sa akin, sabi nga nila, napakaswerte doon ng taong natututong umiibig sa kaaway. Oo. Kahit hindi tayo iniibig, iniibig din natin sila. Alam mo yun, napakaswerte daw ng ganun, kaya pinagpapala. Ako, hindi naman sa inaaway ko nakikipagsabayan ako sa bashers. Tignan nyo guys, oh. May nakalabing dito. Miguel Machate. Baby rin. Dami yung baby pala dito. Ano? Ang sa akin lang, unang-una, iba po yung paniniwala ko. Iba din po yung paniniwala nyo. Parang may naglalakad, guys. Ako lang po dito mag-isa. Iba din po yung paniniwala nyo. Iba din po yung paniniwala nyo. May narinig ba kayo? Wala pang tao dito. Ako lang po dito. Lakas ng hakbang ha. Tao siguro yun. Sana tao yun. Kasi minsan nagiging tulay din tayo. Yung iba napabayaan, nagugulat sila. Minsan nakikita nila, madumi na pala yung musileyo nila. O nakikita nila sa vlog, o pupuntahan nila yun. Babalikan nila. So ito, oh, tignan nyo guys. Katulad nito, yung di unexpected na mga adventures dito sa sementeryo. Makapasyal ka na ipapasyal ko kayo at hindi lumalaki yung YouTube channel natin kung walang natutuwa, kung walang nagmamahal. Alam mo yun, sobrang grateful ako sa inyo.
dahil palagi kayong nakasuporta. Kahit sabihin natin na ito lang yung vlog natin, sabi na iba pinagkakakitaan natin, wala kayong pakialam sa ginagawa ko, kung sino man kayo, yung mga kumukonta. Opinion nyo yan, may sarili din ng opinion channel ko to, at wala kayong pakialam. Charot. Hindi, ayaan na lang natin sila guys. Naisishare ko lang sa inyo. Ay. Tignan nyo to. Papakita ko sa inyo. Tabi-tabi po. Ayan o. May TV sa cemetery. Siguro mga pinag-anata ng ano. Bakalbote. Ayan o. Ba't hindi touchscreen? Eh touchscreen. Flat screen. Ay, ang lawak pala guys. Hindi ko na ito maiikot guys. Kailangan natin pumunta sa ano. Hindi na po kaya ng oras. So hanggang doon pa yun sa dulo. Hindi na natin maiikot guys. Wala na tayong time. Lagi kong sinasabi na hindi po sa pagtuturo ng kandila nakikita yung respeto, kundi sa pagpapahalaga sa mga yumao, sa ginawa nila na mabuti. Na, bawa, nakagawa siya na mabuti. Hanggang yun, gagayahin mo yun. Ikaw, nabubuhay ka sa mundo, yung patay. Kanyari, gumawa na mabuti yun. Tularan mo, hindi. Depende kasi yun sa paniniwala, guys. Diba? May nakita tayo dito, oh. Pinangalak siya ng September 7. Kamatay din siya ng September 7, 2008. So, ito na guys. Diretsuhin na natin to dahil ituturo ko na sa inyo. Ang creepy naman dun, oh. Yung isang niche na pinagsama-sama, inilagay yung mga nakagarap kong mga baby daw. At ano, kumbaga parang yun na yung para matahimik na sila. Parang gano'n ang sabi ng mga tao dito. Talaga po, nanonood kayo palagi. Salamat. Ano ba yung kahit saan ako magpunta guys? Ang shoutout. Wala po kayo gusto i-shoutout, ma'am. Sige po. Ano po, kasi pinantahan ko to kasi may nagsabi po sa akin na dito daw po pinag-ipon-ipon lahat ng mga nakitang ipinalaglag daw. Ay, hindi naman. Oo, kasi na baby. Na mayroon na ako. Oo, dito. Ayan o, tignan nyo po. Ito yun guys, yung sinabi sa akin na andito po yung sa akin, nakunan po ako dito na. Ayun, yung iba, hindi naman po natin sinabing lahat ng ano, yung iba daw po kasi parang nakita lang, nakagarapon daw. Oo, marami daw po yan eh. Marami po dito. Tapos ito guys, may nakasulat siya na in loving memory for all God's babies. Kailan po kayo nakasubscribe, ma'am? Tagal na. Ang tagal na, salamat po. Kailangan ko pinakun kasi ako. Sayang, naubusan po kasi ko ng sticker eh. Kasi lagi mo yun na ano, yung cemetery. Ano po yung masasabi nyo? Ito po, based on comment lang po ah. Ano po yung masasabi nyo na sa mga sabi nila hindi ko raw ginagalang yung patay. Tapos kailangan required daw ako magtulos ng kandila bawat ano na hindi pinagkakapiraan ko raw yung patay. Ano po yung komento nyo dun? Sabi, okay lang yun kasi maganda nga yun para lang. Hindi na nila napupuntahan, no? Yun nga, kagaya ng sinabi ko sa inyo guys, na yung iba nagpapasalamat pa sa atin kasi sabi nila, ay, ganito na pala yung puntod namin, ganun-ganun. Kasi yung iba, diba? Taon-taon. Anong nakita mo, malinis din ba? So, kasi, hindi naman po ba masama yung ginagawa ko sa tingin hindi nyo? Hindi naman, no. Wala naman, pinabawal ka ba? Wala naman sinisiraan. Wala naman, pinabawal thank you ka po. Ba? Hindi naman po, kaya lang parang ano lang, minsan nababasa ko yung mga comment. Sa mga message. Mm-mm. Sa mga sa buhay. So, dito po kayo nagtutulos. Dito po yung gusto. So yung may nakalagay dito in loving memory for all gods. Project po to ng Night Columbus and last month. Yung project babies who have been deprived of life through abortion. Ayun nga po mamo, abortion. Ibig sabihin hindi po lahat ng lahat dito siguro hindi. Oh, yung sa inyo kasi nakunan lang ano, hindi sinasadya, kumbaga. Ah, pwede din pala pinagsama-sama na rin yung nakunan at saka yung hindi. Dati kasi may mga okay. Ano yung ano po? Pinagamin mo yung mga taon. Sa, ngayon lang po ako nakapunta sa cemetery yung may ganyan. First time po. Ah, yung opo, yung pinagsama-sama yung ano. Kasi ito po yung tango-private na ano. Pupuntahan ko po kasi yung ano, yung kay...